Ako ay probinsyano. Sorry. Anong sorry? Asa ka ba ngayon? Pupuntahan kita. Hello? Bubbles? Bubbles? Bubbles, asa ka ba, Bubbles? Pinaparade ni De Silva yung lugar para mabawi ang produkto nila. Tapos binibenta nila ulit. Sa lagay nun, mapatas pa nila yung presyo. Magulang din talaga yung mga hype na yan, eh. Mga pulis pa mismo ang tumutulong sa modus ni De Silva. Na dapat sila nagpuprotekta sa mga tao. Hanggat may tiwaling opisyal ng gobyerno, hindi mawawala ang mga tiwaling mga pulis. Pera-pera lang yan, Dalisay. Marami na ako nakaharap ng mga tiwaling pulis noon. Ang akala ko, naubos ko na sila. Kaya ngayon, iisa-isayin natin sila. Bitawan mo ko, wala nang sasakpan ako. Bitawan mo ko! Iniwasan! Pinagtatagod mo ba? Homer, hindi mo sinasagot yung tawag ko. Kung hindi ko pa tinanap yung kasama mo, hindi ko pa manalaman kung saan ka mahanap! Umuwi lang naman ako ng pubensya kasi nagkasakit yung tiyahin ko. Inalagaan ko lang. Bakit di ka tumawag? Alam ko, hindi mo ko papayagan, Homer. Hindi papayagan, ha? May lalaki ka! Umaming ka sa akin. May lalaki ka. Ayoko sa lahat! Yung pinagtataksilan ako! Isang to, very good credentials. Interview was okay. Pero para po sa akin, I really don't think siya yung tamang tao na makakatulong po sa imahe ng ating kumpanya, sir. Importante itong kailangan gawin ni Dalisay at Kuya Bruno. Natama po itong ginagawa nila. Pero alam ko rin po na sa buhay na to, hindi naman palaging nagwawagi kung ano ang tama. Bahala sa kanila, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan sa labang ito. Magtitiwala na lang po ako sa inyo. Alam ko pong kaya niyo silang ilayo mula sa kapahamakan. Sana po walang masaktan sa kanila. At makauwi po silang lahat ng ligtas. Amen. Muntik na ako doon. Tinuturoan niyo ba ako magdesisyon? Tama ang sabi nito ni Emilio. Huwag tayong papa-apekto dyan sa lintik na Dalisay na yan. Gawin natin kung ano kailangan natin gawin. Hayaan natin yung mga hype na yan. Sa tingin ko, Senador, hindi titigil yan Dalisay na yan hanggang hindi nila nalulubos yung paghihikante nila sa atin. E di yan ang magiging mitsa ng buhay niya at sa mga kasamahan niya. O mitsa ng buhay natin. Hindi mangyayari yan. Uunahan natin sila. Senator, ituloy mo na yung dati mong plano. Kunin na natin si Aliana. Gawin na natin siya patibong kay Dalisay. Ang ginagawa mo dito? Magpasensya mo. Finally, ito kanina. Ako, alas 9 yung appointment mo. Alas 11 na. You missed your chance. Thank you. Bye. Let's go, sir. Mr. Cabrera. Nalate po ako sa appointment po natin kanina.
Kasalanan ko po yun. At alam ko rin po mali na sinundan ko po kayo dito, pero baka sakali lang po ako na makakausap ko po kayo. Pwede po ba kayo makausap? Kahit 10 minutes lang po. Kahit 2 minutes lang po. Kailangan ko lang po talaga yung trabahong to. Sir, pasensya na po talaga ulit na sinundan ko po kayo dito. It's alright. Kailangan ko lang din po kasi talaga ng trabaho at gusto ko po itong trabaho na to. Eh baka rin po kasi hindi na ako magkaroon ng ibang pagkakataon. Ano may iniisip yun? Don't you believe in yourself? Sir, hindi po ako nawala ng trabaho dahil po sa hindi ko po nagampanan yung pangangailangan ng trabaho sa akin. Kundi po dahil sa naging perception po sa akin ng mga tao. Alam ko po na baka rin po kasi meron kayong sarili niyong opinion tungkol po sa asawa ko. Si Ricardo Dalisay. Hindi po kayo maniniwala sa kanya. Thank you. O sa akin. Asa kung sino man dahil iba po yung sinasabi sa balita. Pero sir, kung ano man po yung opinion ninyo, sana po hindi po yun maka-apekto sa pagtanggap niyo ng application ko. Dahil ako rin naman po, sir, meron din po akong sariling kakayanan. Yeah. I know. Nabasa ko yung resume mo. Female Broadcast Journalist of the Year. Best in Investigative Reporting. Larry Del Award for Excellence in Journalism, to name a few, right? Natandaan niyo po lahat yun? Of course. I need to know all the information about you kung makakatrabaho ko ito. Tinatanggap niyo po ako, sir? Yeah. You're hired. Dalisay, may request ka ba? Kano? Pagulat akong ulam. Wala naman. Kahit ano lang, basta makakain. Kakainin ang lahat. Hindi ba nga? Baka lang kasi may gusto kayo paluto. Para mabili ko na rin sana ngayon. Alam mo, mas matin ako magagrenta. Dalisay, salamat pala ha. Salamat saan? Para dito, sa pagsama ko sa akin. Kasi na delikado para sa'yo ang lumabas, pero ginawa ko pa rin. Hello, Regine. Mas delikado sa amin yung kalagayan mo. Dahil minsan ka na nakidnap at hindi na namin nahaya pa maulit yun. Kaya sasamahan ka namin kahit saan ka pa magpunta. At sisiguraduhin namin na walang mangyayari sa'yong masama. General, may tinatago tayo kay Director Ipolito. Paano kung may tinatago din siya sa atin? Paano kung may mga pinapagalaw pala siyang mga tao para hanapin si Cardo nang hindi natin nalalaman? Alam mo, General, yan din ang iniisip ng kapatid ko. Nagawa niya na yun, o. Maaaring ginagawa niya ulit ngayon. Ang kinakatakot ko, General, kapag nakuha nila si Cardo, mahihirapan tayong iligtas siya. Alam natin kung gaano kagalit ang mga tao sa kanya ngayon. Sana lang, General, mali ang hinala ninyo ng kapatid ko. Sana, bago mahuli ni Director Ipolito, si Cardo ay makakuha na tayo ng sapat na ebidensya na makakapag-absuelto sa kanya. May nag-ibet ng away? Bakit? Pipili ka ba? Oo, papakyawin ko. Ah, ganun na? Thank you.
kilo. Mabuti nga nakahanap ng katapat yan, landong yan. Madugas at mayabang. Sino bang makaaway nila? Di ba si Cardo Teresa yan? Yung dating polis at ang miyembro ng mga pulang araw? Huwag pinaghahanap sila ng batas. Tara, sambung natin. Wow, mababait yung mga yan. Tawag sa Regine. Okay lang, Dalisay. Dalisay, maraming salamat pala. Ilang beses mo nang nililigtas ang buhay namin ni Kuya. Bala wala yun, Regine. Alam mo naman hindi kita pababayaan eh. At ganyan na rin si Bruno. Basta, maraming maraming salamat. Laki na kaya ng utang na loob namin sa'yo. Sana nga, balang araw, kami naman yung makabawi sa'yo eh. Siguro, ang swerte ng mapapangasawa mo. Sana ako yun. Oh, Happy, maganda ka na mga plato dun. Para makakain na tayo dali. Ako pa naman nagbago na ang kapitanang yan. Yung pala, hanggang ngayon iniisip pa niya na may ugnayan tayo kay Cardo. Hindi lang yun, Lola Flora. Ang akala niya, tinatago natin sa bahay si Kuya Cardo. Sana nga, totoo na lang yung binibintang niya. Sana nandito nga si Cardo ngayon at kasama natin. Ito na! Woo! Wow! Sa wakas, makakakain na rin kami! Hoy, kahit lugaw lang yan, talagang pinasarap ko yan, ha? Para makabawi naman ako sa inyo. O, kain na, kain na! Dali, dali! Ulate, utete! Bukas, mamili ka niyang damit at pagkain, ha? Pero huwag yun ay sasama si Regine. Oo nga, Regine, dito ka na lang. Huwag ka na sumama sa amin. Kasama ka namin, napapahama kami. Hoy, grabe siya, oh! Hoy, hindi naman, nagkakataon lang yun. O ano, kamusta yung luto ko? Masarap ba? Cobra! Siya nga po pala, pinuno. Si Kuya Bruno. Pinunta si Axel. Nilakad sila. Ang sarap, Regine, ha? Pwede ka na mag-asawa. Wala ko, ha? Importante lang po akong nilakad ka po. Wala, hindi ko po sinabi sa inyo dahil gusto ko po sanang siguraduhin ang lahat. May bago na po akong trabaho. Abaan yan, ha? Isang kalumipot na istasyon. Ay, panigurado ako. Yung dati mong istasyon, pagsisisihan nila pag nakita ka nila ulit sa TV. Tama. Nako, hindi na ako babalik sa pagiging reporter. Bagong trabaho na to. Bagong mundo. Aliana, masipag ka at matalino. Yan ang mga empleyado na talagang magugustuhan ang pinagtatrabahuhan. Ayoko rin naman pumapaya sa boss ko. Si Marco Cabrera po. Anak po ng vice-presidente. Cabrera? Yung vice-presidente ng Pilipinas? Oo! Oh, oh, yun yun! Kulimu! Ano? Kahit ako ay probinsyano, di uurong kahit dehado, pag sumipat asintado, dahil ako'y